Hello, today we're going to discuss how to solve quadratic inequality. So for from today, I will be using Taglish or Tagalog English as my language so that my Filipino students will be able to understand more my discussions. So again, ang pinagkaiba ng quadratic inequality with quadratic equation is the symbol used. So, in a quadratic equation, we use an equal sign. But here in quadratic inequality, ang makikitang mga symbols ay itong mga inequality symbols na ito. Greater than, less than, greater than or equal to, and less than or equal to. So, before, tumalakay na tayo ng isang example about this topic. And today, we'll be having another example for this. So, like for example, we have x squared plus 7x is greater than 0. Again, this is a quadratic inequality because hindi tayo gumamit ng equal symbol here. But we use an inequality symbol greater than. So the first thing we should do is gawin natin ito or isulat natin siya as an equation. Or sa madaling salita, papalitan natin yung inequality symbol ng equal sign. So this will become x squared plus 7x equals 0. Alright? And now that it is already an equation, kukunin natin yung factors ng 7x and, or ng x squared rather, and 7x. So kung mapapansin, hindi po siya trinomial but a binomial instead. So what we're going to do here is kukunin natin yung GCF ng x squared and 7x or the greatest common factor ng x squared and 7x. So kung napanood yun na yung mga una natin videos na ipakita natin from one of the videos kung paano makuha yung LCD. And here, for us to get the GCF, the same lang po ng procedure with LCD. So ang pagkakaiba lang niya is yung makukunin natin factors. So let's get the GCF here. So, kunin natin yung mga terms. We have x squared and then 7x. And from those terms, kunin natin yung mga factors nila. So, factor x squared, ang factors niya ay x times x. Again, pag sinabi nating factors, ano yung mga numbers na pag minultiply natin will give us x squared. And those are x times x. So, hindi lang po numbers, pwedeng letters. Okay? Next, 7x factors ng 7x. Those are x times 7. So, sinulat natin yung x sa baba ng x. So, pagtatapatin natin yung mga factors na magkakapareho. And yung x dito, wala na siyang katapat sa baba. Gayun din yung 7, nilabas natin kasi wala naman siyang katulad sa taas. And then, so ganito rin po yung ginawa natin sa LCD. Ang difference lang ay kung ano ang mga i-bring down natin. Okay, so we will get GCF. Again, GCF is common factor. So ibig sabihin, ano yung factors na common ang x squared and 7x? Ano yung mga common factors ng x squared and 7x? Yun ay ang x. Pareho silang may x, isang x na factors. So, yun yung ating i-bring down. Yan yung kanilang common factor. So, yan lang. So, GCF is x. Hindi na itong x at saka 7 dahil wala namang factor yung isa pang term. Okay po? So, we will take x as GCF. And then, kukopyahin natin yan dito. And then, itong mga terms or itong binomial na nasa taas, i-divide natin by the GCF. And yung ating answer, isusulat natin sa loob ng parentheses. So, let's divide. X squared divided by x. So, that is x. And then, 7x divided by x is 7. And then, do not forget equals 0. Okay? So, ngayon, na-factor na natin ang x squared plus 7x. Yun ay ang x and then x plus 7. Nasanay tayo before kasi na kapag ang equation natin ay trinomial, ang mga factors na nakukuha natin ay product ng dalawang binomial. Pero dito, yung nakuha nating factors ay isang binomial at isang monomial. Alright? Then next step ay isulat natin sila as an equation. Let's make the factors equal to 0. So this will become x equals 0 na. Okay, as bilang isa siya sa mga factors, okay? So, we will write this as x equals 0. And then, yung isa pang factor,
x plus 7 equals 0. So, meron na tayong isang value ng x, yun ay ang 0. At itong kabila naman, solve natin ang x. So, we're going to have here x equals negative 7. So, nilipat natin yung 7 on the other side of the equal sign. So, dahil tumawid siya sa equal sign, magbabago yung sign niya. Or we just applied subtraction property of equality. So, now we have another value for x which is negative 7. So, ano yung next step natin? So, importante itong mga values ng x na ito, magagamit natin on the next step. Gayun din itong ating mga factors na nakuha. So, the next step is we have to prepare two horizontal line. And then, so ayusin natin konti. Baba natin konti. Okay, two horizontal line. Two horizontal lines and two vertical lines. Okay, so ano yung mga ilalagay natin dyan? Ayan. So, ano yung mga ilalagay natin dyan? So, dito sa ating vertical lines, isusulat natin dyan yung mga values ng x na nakuha natin. Those are 0 and negative 7. Pero, dapat in ascending order or mauuna nating isulat yung mas maliit na value ng x and that is negative 7. So, isusulat natin yan katapat nitong vertical line. And then yung 0, yung kasunod, so sumunod na vertical line. Okay po? And then dito sa side na to, nakita ninyo na mas malaki yung space natin dahil dito natin isusulat yung mga factors natin. And those are x and the other one which is x plus 7. Okay, the next step is magsusulat tayo ng 0. So, saan natin isusulat ang 0? Dito sa mga vertical lines na ito. So, paano? Ngayon, mula sa mga factors natin, naalamin natin alin dito sa mga values ng 0 natin isa-substitute or sa alin sa mga values ng x na to magiging 0 yung ating factors or yung mga expressions na ito. Like for example, negative 7. Alin sa dalawang ito natin siya isa-substitute para ang answer ay maging 0. And that is here in x plus 7. Because when we substitute negative 7 to x, ito ay magiging negative 7 plus 7 and that is equal to 0. Okay po? Get their intersection. Okay, intersection nilang dalawa ay ito. So, dito magsusulat tayo ng 0. And of course, si 0 doon sa natira natin na factor. So, pag sinubstitute natin si 0 sa x, of course, that will become 0. So, get their intersection. So, that is here. And write 0. Okay po? Ngayon, alamin natin, itong mga zeros ba na ito ay isa-shade natin or hindi? So, paano natin malalaman? So, balik tayo doon sa ating original given. Ang original given natin ay greater than. Okay? So, dahil wala siyang or equal to sa ilalim, or wala siyang guhit sa ilalim, ibig sabihin, yung mga zeros natin ay hindi natin isa-shade. Tatandaan po na ang zero ay isa-shade lang kapag ang inequality symbol natin ay may guhit sa ibaba or may or equal to. At dahil itong given natin ay walang guhit sa ibaba, hindi natin kukulayan, hindi natin isi-shade ang ating zero. Alright? Now, what's the next step? So, kung ito ang zero, kung itong mga ito ay zero, ngayon, maglalagay tayo ng mga signs dito sa mga boxes na ito sa kaliwa at sa kanan ng zero. Ano-ano ba yung mga signs? Positive and negative. So, paano tayo mag-decide? Hindi po ba sa number line, if this is 0, ang mga numbers sa kaliwa niya ay negative numbers. At yung mga numbers naman sa kanan niya ay positive numbers. Okay? So, dahil itong 0 natin, ibig sabihin sa kaliwa ng 0, maglalagay tayo ng mga negative numbers. Okay? And then, sa kanan naman ng zeros ay maglalagay tayo ng mga positive numbers. And then, the next step is we will multiply the signs vertically, patayo. Okay, yung magkakatapat na signs ay imumultiply natin. So, let's do that. Negative times negative. Okay? And the answer is positive. Ang answer isusulat natin sa ibaba. Negative times positive, that is negative. And then positive times positive, the answer is positive. Ngayon, mamimili tayo.
kukunin ba natin yung positive signs or yung negative sign? So, paano natin malalaman? Babalik ulit tayo sa symbol ng original given natin. Tandaan, kapag ang symbol na ginamit ay greater than or equal to, kukunin natin ang positive na symbol. At kapag kabaliktaran naman, if the symbol is less than or equal to, ang kukunin naman natin na symbol ay negative. At dahil dito sa ating original given, ang ginamit natin symbol is greater than, it means na kukunin natin yung mga signs na positive mula doon sa product ng mga signs. Okay? Ngayon, ano ibig sabihin nito? Saan nakalocate itong mga symbols na ito? Itong positive sign ay nakalocate sa with respect sa negative 7 at saka sa 0. Ang positive sign na ito ay nakalocate sa kaliwa ng negative 7. Okay? At itong isa pang positive sign ay nakalocate naman sa kanan ng 0. So, subukan muna natin iguhit yung number line. So, if this is the number line, if this is negative 7 and this is 0, again, yung positive sign nasa kaliwa ng negative 7. Ibig sabihin po niyan, lahat ng mga numbers na nasa kaliwa ng negative 7 ay solutions ng ating given inequality. Maliban sa negative 7, hindi po kasama ang negative 7 dahil hindi po siya nakashade. Ang kahulugan po kasi ng pagsishade ay ibig sabihin ay kasama ang negative 7 at 0 sa solutions. At dahil hindi kasama o hindi nakashade ang zeros natin dito, ibig sabihin ay hindi po kasama ang negative 7 at 0 sa solutions. Okay po? And then, dito naman tayo, ang positive natin ay nakalagay sa kanan ng 0. Ibig sabihin, ang solutions ng ating given inequality ay yung mga numbers din, na nasa kanan ng 0. So, ano-ano ang mga solutions natin? Ang solutions ng ating given inequality ay ang mga numbers na nasa kaliwa ng negative 7 at nasa kanan ng 0. Okay po ba? So, ibig sabihin, ano-ano lang ang hindi kasama sa solutions ng ating given quadratic inequality. Yun ay ang mga numbers sa pagitan ng negative 7 at ng 0. Itong mga numbers na nandito ay hindi solution ng ating given inequality. So, if we're going to write them as a notation, ibig sabihin, so gagamit tayo ng parenthesis dahil hindi kasama si negative 7. So, from negative 7 until the negative infinity. And then another parenthesis. Okay? And then, parenthesis ulit dahil hindi kasama si 0. So, from 0 hanggang sa positive infinity or hindi kasama si 0. So, kung integer, that is from 1 until positive infinity and then negative 8 until negative infinity. Dahil merong solutions na hindi kasama sa pagitan, so gagamit tayo ng union symbol. Okay po? Or, pwede natin siyang isulat as x such that x. Okay po? X such that x is, so yung mga numbers sa kaliwa ng negative 7 ay mga numbers na mas maliit sa kanya. So, isulat natin less than negative 7. And then, ano po ba ang dinedenote ng union? Okay? Union means or. Okay po? Or, x is what? Dito naman tayo titingin. Sabi natin, yung solutions natin ay mga numbers na mas mataas sa 0. So, greater than, all numbers greater than 0. So, ayan po. So, pag binasa natin ulit, so this is read as x such that, okay po, x such that x is less than negative 7 kung dito tayo titingin. Kasi, mas maliit or mas mababa sa negative 7 yung solutions. Or, dinedenote ng union. X is greater than 0. Dahil, yung isa pang mga, or yung mga solutions pa nakasali ay mga numbers na greater than 0 or mas mataas sa 0.
Okay po. Kung mag-list down tayo ng sum of its solutions, dahil infinite ang numbers ng solutions nila. So, ibig sabihin, pwede tayong magkaroon ng solutions na negative 8, negative 9, negative 10. Okay po, hanggang negative infinity. And ano-ano pa. So, kung sa kanan naman tayo ng 0 kukuha, those are 1, 2, 3, 4, until the positive infinity. So, let's have the checking. Check natin kung tama ba yung ating sagot. So, in checking, kukuha lamang po tayo ng isang integer mula sa ating set notation para lang ma-check kung tama ang sagot natin. So, i-try natin yung 1 since ito yung mas maliit na number. So, mas madaling i-check. Okay po? So, let us check if x equals 1 is a solution of our given inequality. So, to check, we have to copy the original given. Okay, original given is x squared plus 7x is greater than 0. So, to check, isa-substitute natin ng 1 sa x. So, instead of writing x, we will write 1. So, this will become 1 squared plus 7 times 1 greater than 0 ba yan? So, 1 squared is 1. 7 times 1 is 8. Is 7, sorry. Doon ako tumingin sa sum. 7, is it greater than 0? Get the sum. 1 plus 7, that is 8. Is 8 greater than 0? Yes, that is true. So, ibig sabihin, our answer is correct.